Good morning mga ka-Solid FLM. So ito na naman tayo, mag-update naman tayo sa pag-live ni Sir Francis Leo Marcos. So dito pinangalanan niya kung sino talaga yung totoong nambudol nung nandun siya sa NBI. So sa videong ito, klarong klaro kung sino ang nambudol talaga, pinangalanan niya mismo. Mga ka-Solid FLM, so panoorin natin ang videong ito. So don't forget to subscribe and pakiclick na rin ang notification bell para mas updated ka sa ating mga FLM videos. Mangyan TV, solidong FLM vlogger, mula noon hanggang ngayon. Loyal to you, to our pandemic hero, ayan, si Eleanor Yaton. Let me tell you, Ma'am Eleanor Yaton is a friend from United Kingdom. Yan yung nabudol ni Yulen na Marcos Cuno. O yan. Yung Yulen na nagpunta ng NBI na kasama nila, kunyari, na kunyaring nagko-complain. Pag nakita ko yan, naku, bubunutan ko ng kulangot yan pag nakita ko yan. Oh, umuwi lang ng Pilipinas yan. Bubunutan ko talaga ng kulangot yung Yulen na yan. Ito yung binudol ni Yulen. Si Ma'am Eleanor Yaton. Yan. Talagang yan, talagang sabi niya, pag nakita ko yung Yulen na yan, sabi niya, oh, yan ang original budol. Oh, yan. Pumunta pa rin sa libingan ni former president at tatayo-tayo ron. Eh, kung inabutan ko rin, baka pinalo ko ng gusto ko sa pakin noon sa NBI yan eh. Kung tayo, oh. Yan, hindi recognize yan. Hindi kilala yung tinamaan ng lintik na yan. Yan talagang original na budol na Marcos, si Yulen. Original yan. Original na budol yan. Putang ina. Sa totoong buhay. Ayoko sana magsalita ng ganyan, pero original yan. Pumunta na NBI, diniin ako ng diniin. Kesyo daw ako daw si ganito, kesyo daw ako daw si ganito. Ito naman mga ano eh, alam mo na, kampi-kampi na yan eh. Pero napatawad ko na yan. Kaya lang, pag nakita ko talaga, bubunutan ko ng kulangot at saka bubunutan ko ng buhok sa ilong yan. Cheers, sabi ni Angel of the Night. Kampay, sabi ni Grace Ohashi. Ako, nagalit na yung mga supporter. Nagpalipad na. Oh, si Ma'am Shirley Pawilsik. Ayan na. Oh, is recognized. Yan. Yun ang, yan si Ma'am Eleanor Yaton. Yan yung matanda na mag-asawa na binudol nung Yulen. Original yan. Yan ang original na budol. Nakasama ng mga kapwa niya budol. Yan. Pero nung ako yung nakulong, ibinaon lahat sa akin. Santa makmak na estapa, santa makmak na ganito, ay wala akong napatulayan. Lahat ho yun ay acquitted ako, dismissed. Wala ho ni isang estapa na nagmaterialize na ikinaso sa akin. Wala rin ho ni isang scammer. O, wala ho akong ganyan. O, pero ikinaso sa akin lahat yan. Puro acquitted ho ako. Yung mga complainant ko, no, mga wala akong nagpakita. Alias. Yung anti-alias ko, acquitted ho ako dyan. O, sasabihin nila, convicted ako. Hindi po, acquitted ako dyan. Acquitted po lang. Acquitted po ako dyan. Wala akong conviction. Acquitted. Yung sasabihin nila, Norman Mangusin, anti-alias law, convicted. Ungas. Acquitted ako doon. Kung sino ka man na nagsasabi noon, ungas ka. Hintayin mo, kakasuhan ka ni Atty. Poblador. Pukuha lang na ebidensya sa'yo. Yes. Bawal yan eh, Limor. Yung acquitted na kaso. Tapos pagsasalita sila ng ganyan. Ngayon, ayan, nagpatuloy na lang. Nakakasuhan ko talaga yan. Ituloyan niya. Pero yung mga lumipas na nananahimik na, pinatawag ko na. Pero pang nagko-question yun, boss, eh. Na, ano? Bakit ito ginagamit mo yung Francis Leo Marcos? Eh, Francis Leo Marcos ako, eh. Gago pala sila, eh. Sira ulo mo. Tawag na sa akin ni Judge Francis Leo Marcos, eh. At diba, boss, isa isang Francis Leo Marcos. Yes. At pangalan. Yes. Sa buong Pilipinas. At yung pangalan Francis Leo Marcos, nag-iisa lang yan, ako lang yan. O bakit din yung questionin yung COMELEC? Tumakbo ko senador, di ba? Francis Leo Marcos. Ayan. Shirley Pawilsik is recognized. A.U. Edward is down under ng AUS. Recognized. Man of Steel is recognized. Lem CTV is recognized. Yun yun. Ay, yun ang ano, andiyan si Mami Eleanor Yaton. Kahit gusto mo, Limor, pakete mo, interview mo, aakit yan. Yan ang original. May complainant talaga. Ayan. Yung sa akin, yung complainant, kawagawang complainant,
Nung nag-trial na, mga walang hindi nagsipakita, bay. Napaka, Santa Makmak na estapa yung kinaso sa akin eh. Santa Makmak ding ano? Santa Makmak ding scam? Scamming daw. Eh, wala. Wala naman. Puro acquitted ako dyan. You know yun. Ngayon, imbis na magalit ako, imbis na buweltahan ko sila isa-isa, hindi na. Mas mamatamisin ko lang na mas maging mabuting tao pa. Kaya lang, syempre, nandito ako ngayon, hindi ko maiwasang ikwento yung mga tao talagang budol. Yan, katulad ni Yulen, budol talaga yan. Pa-prove! O, andyan, nakakit si Mami Elianor, yaton, yan yung binudol niya. Pag-ayoke yan, hindi na naawa doon sa matandang mag-asawa. Nakakamatayan na lang nung lalaki. Nung asawa ni Mami Elianor. Talaga? Yung pagkakabudol ni Yulen. Grabe. Oo. Eh, hindi kilala yan. Ang pagpanggap niyan, apo daw siya ni Eusebio ganito, nakapatid daw ni Mariano. Pumunta pa rin sa libingan ni former president. Nagpa-picture pa rin na nakagano'n, nakatalikod doon sa ano, nakapag-picture pa rin. Kung inabutan ko rin, papaluhin ko ng kaldero eh. Hindi ko na inabot. Nung araw na yun. Papaluhin ko ng kaldero. Hindi makakapagpakita sa akin yan. Oo. Talagang hindi makakapagpakita. Nako! Eh, sino naman yung mga ipinagmamalaki niya? Ay, di wala naman. Oo. Ay, ba hindi nalusaw at nagtatakbuhan? Ganun lang kasimple yun. Pero yung mga nanahimik na, katulad ni Giorgio de Guzman, yung mga tawag ko na, tutuluhan ko pa nga eh. Oh, kinausap ko na si Atty. Karoche na pag dumating si Jojo dito, i-wave na yung ano, i-wave na yung kaso. Sagot ko na. Ito pa si Dong, yung warrant to pares mo laban kay Jojo de Guzman. Ito na. Ayan, nagsasabi na si Prestong na para sa iyo, boss. Request mo dahil gusto mo magpatawad ako. Patatapos ko na. Granted mo. Granted na 'yan, Jojo. So, yung mga nanahimik na ayan, naman mangusin, may palipad si Bon. Eh, si Bon, oh, nagpalipad. Oh. Ayan. Oh, nakita mo? Yung pagpapalipad kasi, habit na namin yan. Oh, pinigit ka, no? Oh. Ikaw, Beno, nagpalipad ka? Hindi pinlex ni Limor? Pinlex mo pa, boss. Hindi mo pinlex yung palipad ni Beno, eh. Kahit bukod, dalawang lima, papalipad na. Oh. Oh. Sinilasin kita dyan eh. Hello, boss. Ayan, boss. Oh. Boss, eto. Oh. Ikaw na nagpasa. Aba, malupit. Hindi pinlex ni Limor. Kaya pala, wala naman pala ipinlex. Tartadong ito. 99. Alam ya. Aho. Ayan ako yung sinasabi ko. Lahat na sinasabi nila noon, kung ano ako, ay kinain na ho nila yun. Yo. Noon, totoo noon. Oy, napatawad ko na ho lahat. Totoo yan. Lahat yan. Pati yung mga men in uniform na tumarantado sa akin, pinatawad ko. Pati yung mga men in uniform na kumuha ng pera sa akin, pinatawad ko. Kasi ho, madaling hanapin yun eh. Alam niyo kung bakit? Nakita ko ho yung pagmamahal niyo sa akin. Hindi minsan, hindi ko ho pinoblema ng kakainin. Although meron naman ho kaming inani. Pero nandyan ho kayo, minahal niyo ako. Abay, araw-araw ho eh, may pumupunta doon sa kulungan at tinadala ako ng pagkain. Yan, sila J. Marquebeto, sila Clarita de Mayuga, sila Leia Ueda, si Gina 88, mga nagpuntahan ho dyan. Jubert Balanga, si Mami Melita, yung mga anak ni Mami Melita, yung aking kapatid na si Gladys. Si Dong, si Chilitita, pupunta ko yan, araw-araw sila, palitan, Lunes hanggang Sabado. Nag-aabot pa nga yung iba para madala na ako ng pagkain. So, hindi ho ako nagutom sapagkat yung pangako ho ng Diyos sa akin na hindi niya ako pababayaan, ay hindi niya ho ako pinabayaan. Noon dumating ho ako sa kulungan, ay ako ay takot na takot dahil nandun ho yung mga gang na Komando, Sputnik, Sige-Sige, Bahala, Batang City Jail. Clarita de Mayuga is recognized. Sabi ni Clarita de Mayuga, from Pinoy Farmer in Italy, good evening po, shout out sa lahat. Love, love, Pinoy Farmer. Shout out na rin, shout out kay Pinoy Farmer. Okay, thank you. Elizabeth Astrologia, Italy, is recognized.
Francis Leo Marcos, pinangalanan na ang tunay na budol na Marcos. Ayon ay si Yulene Marcos, isa sa nagdiin kay FLM doon sa NBI. Lahat ng binudol niya ay ibinato kay Idol Francis Leo Marcos at ibinulgar nga niya dito sa live kagabi. At comment reaction tayo dito. At lahat ng humihingi ng tulong kay Idol ay punta lang kayo sa channel niyang FLM Comeback, then mag-comment kayo doon para mababasa niya ng mga staff ni Idol. Ayon, comment reaction tayo dito and panoorin ang susunod na video. Don't forget to subscribe, like, and share. Hindi ho ako pinabayaan ng Diyos. Alam niyo po yun. So, maaaring yung pagsubok ko na nawalan ako ng asawa, doon sa asawa ko kay Mayo, naaawa ako hindi para sa kanya. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Why? I lost someone who does not really love me. But she lost someone who really loved her. Ayan. So naawa ako sa kanya. Ngayon, bumalik man siya sa akin, hindi ko na siya tatanggapin. Oh. Amen. Hindi ko na tatanggapin yun. Lalo yung nanay ni Mayo. Nakao! Anak ka ng tinapay. Mukhang salapi yun. Eh, hindi ako matatakot magsalita. Totoo nga kay sinasabi. Wala naman nung epekto ito sa akin pagkataong magsabi ng totoo. Eh, ganito na ho talaga ako eh. Pero, hindi ko po kayo bibigoy. Sapagkat mas lalong mas magiging mabuting tao pa ho ako. Hindi lamang sa mata ninyo, kundi pati sa mata. Yung akin hong sa loobin ay nailabas ko lang. Saan ho naman kayo nakakita na yung babaeng pinakasalang ko eh ni ho ay hindi ho ako man lang, hindi ko man lang naramdaman na may asawa akong nakakulong. Asan ho siya nung panahong kailangan ko siya? Ay wala! Ay pumunta ho sa akin yung kanyang mga pipinsanin at sinabing gusto raw ho sanang bumalik ni Mayo ay kaso yung kanyang nanay ang pigil dito, pigil doon. Aba, ay wala akong problema diyan ngayon. Ay napakarami hong magagandang babae binigay ang Diyos sa akin eh. Katulad niya, nandiyan si Grace Pocas. Oh. Andiyan si Bandaragat, i-hide niyo muna ng 35 minutes siya. 35 million years yan. Bandaragat, ay inggit ka na naman. Ako po, Diyos ko. Parang tinutuso ka ngayong mata. I-hide niyo nga yan ang... para hindi makapag-comment. Yan. I-hide nyo. I-hide nyo. I-hide nyo ng mga... Para yung makapakinig. Kasi pag dinilit nyo, pag binlock nyo, hindi na makakapag-comment yan eh. So, i-hide nyo lang ng mga 1,000 seconds para bukas na uli sila bumalik. Para makikinig lang sila. Yan. Yun ang totoo nung. Hindi humagsamasamang kailanman hindi kasamaan na magsalita ng totoo. Pero ito, pag nagkanulo ka ng iyong kapwa, yun ang nilalaman ng puso mo, impyerno ang punta mo. Walang second chance siya. Oo. Kapag ka nag-isip ka ng masama sa iyong kapwa, nako, yun din ang nilalaman ng puso mo. Impyerno rin ang punta mo. Oo. Tandaan mo, biblical to, kung ano ang sinasabi ng iyong bibig, siyang nilalaman ng puso. Ang dami kong chicks na pinigay ngayon si Lord. Okay, nandyan yung palangga ko, si Chilitita. Nandyan ang Mami Edith Gargar ko. Nandyan ang Mami Milita Kilates ko. Ang dami! Sawan-sawa ako sa chicks ngayon. John Danga lang. Ay, mahal naman ako. Asan ka? Ano ka ngayon? Di wala. Diba? Ako'y anak ni Pilimon. Ay, hindi pa. Pilimon. Solomon pala. Solomon. Kala. Sibo ng anak ni Pilimon. Ayun! Andali. Ito. Gusto niyo makita ang anak ni Pilimon? Ayun! Ang anak ni Pilimon. Yan! Ito naman ang anak ni Mang Simon. Yeah. Ito ang anak ni Pablon.
Boss, buti na lang wala ako dyan. Ayan, nagpalipat tuloy si Clarito di Bayuga eh. Tawa na tawa eh. Oh. Anak ni Pilimon, anak ni Simon, anak ni Solomon, ang pinakamatindi, yung anak ni Kamlon. Malang yaka doon. Anak ni Pilimon, anak ni Simon, anak ni Solomon, ang pinakamatindi batanda eh. Eto pinakamatindi. Anak. Nalaglag. Boss, nalaglag kayo, boss. Nalaglag. Teka, teka. Ba tayo nalagdanan? Boss, nalaglag kayo, boss. Grabe, bilis ng comment section, oh. 678 million viewers in the house. Ayan. Teka, nalaglag sila, boss. Wait lang. Nako, bakit ang tagal mo malik? Wait lang ha, message ko na si Bon. Yan ha, dito na sila boss. Ayan, pambira. Pagdating doon sa anak ni Kamlon ay nawawala. Oh, ito pa, anak ni Kamlon. Galit. Galit, galit. Galit ang anak ni Kamlon. Mga ka-supporter natin eh, tingnan mo naman grabe. Kurameng. Kurameng, wag ka magagalit sa akin, Kurameng. Pagod na pagod ako maghapon. Ang dami kong ginawa. Love style niya. Ngayong araw na 'to. Sabihin ko na ho. Ngayong araw na 'to. Tayo ay nakatulong sa apat na taga Puerto Princesa na pumunta rito kanina. Hindi ko na ho yun inilive. Baka may masabi na naman yung mga basher na nilalive ang pagtulong. Maglalive na lang po tayo ng pagtulong pag yung maramihan talaga. Yung talagang masyadong marami. Yung mga scheduled humanitarian. Pero itong mga gantong peti-peti pa, dalawa-dalawa, tatlong tao, limang tao, hanggang sampung tao isang araw, hindi ko na ho ilalive yan. Kasi natutunan ko rin po yung sinabi na pag nagbigay ang kaliwa, dapat hindi na malaman ng kanang kamay. So ngayong araw na to, sabi ko lang, tayo po ay nakapagbahagi ng konting pagmamahal sa apat na taga Puerto Princesa na dumayo pa talaga rito para makita po ako at pahingin na tayo. At saka yung isang nagtitinda ng ano kanina, at saka yung dalawang taga payatas po. Yan po. Sabi ni Kim, mukhang salapi, lol. Sino tong Kim na to? Palipad ko ulit. Clarita di Mayuga is recognized. Galing ah. Pagano to? Thank you, thank you. Pasalamatan mo yan, si Kim Lemor. Clarita de Mayuga is recognized. Alright, thank you. Ayan, thank you so much. Pagkaganyan ng basher, naku, babasahin ko yan, basher. Pagkaganyan, yan. Basahin ko ba? Once again, this program is brought to you by Ma'am Kim from Canada. Mukhang salapi, LOL. Sabi ni Ma'am Kim sa kanyang super chat. Thank you so much, Ma'am Kim.
Leia Ueda is recognized. Janine Brocal is recognized. Skyway to Heaven is recognized. Tiana Epison is recognized. ORLS-TV, recognized. Makaakar ta katawang boss, ay talaga ah. Nagkakatawa tayo yun ah, niyang road. Alangang mod. Killed them with our success, buried them with our katawa. O, di ba? Mm. Sabi nung Ilocano, killed them with our success. Inanakat, buried them with our katawa ah, kunana. Peace.